Ito na naman mga sangkay, may nadiskubre na naman po tayong kalokohan ng Amerika. Ito po ang ating isisiwalat ngayon. Mga sangkay, marami na pong nagsabi nito noon pa tungkol po sa ginagawa ngayon ng Amerika. Ano ba ang strategy ngayon ng US? Since babagsak na po ng pabagsak ang kanilang ekonomiya, mga sangkay, wala po silang ibang pamamaraan ngayon kundi ang estratehiya na marumi, mga sangkay. Alam nyo kung ano ito? Mag-create ng digmaan at magbenta ng mga armas sa mga bansa na pumapanig sa kanila. Sa madaling sabi, sa isang digmaan, kikita po ang Amerika. At alam nyo kung ano ang pwede nating ipakitang ebidensya? Ito po, bagong-bagong balita, mga sangkay. Ito yung nadiskubre po natin. Ayan. Pag nyo na lang pansinin yung ano? Ads. So ito po yung ebidensya. At ngayon, isisiwalat po natin yan. Pero bago po tayo magtuloy-tuloy, pakicheck po muna sa ibaba kung kayo na po ay nakapag-subscribe o hindi pa. At kung hindi pa, pindutin nyo po yung subscribe button sa ibaba at i-click nyo po ang bell at i-click nyo rin po yung all. Ulitin ko mga sangkay, pindutin nyo po sa baba yung subscribe button at i-click nyo rin po ang bell at i-click nyo rin po yung all. Okay, ganun lamang po kasimple para po dumami po tayo ng dumami dito sa YouTube. Nako, marami po tayong sinisiwalat dito mga balita mga sangkay, especially sa international news. Kaya naman, i-subscribe nyo kaagad itong ating channel. Okay ba yun? So, ito na. Rekta na po tayo sa ating pinag-uusapan. So, ayon po sa balitang ito, Taiwan to buy 400 US anti-ship missiles to face China threat. Sige nga, isipin nyo kung ano ang nadiscovery natin. Ngayon, kung nagigets nyo na ba, i-comment nyo nga sa ibaba kung ano ang minimin ko ngayon sa balitang ito na nadiscovery natin. Sige, comment nyo po sa ibaba, mga sangkay. Ulitin ko, basahin po natin. Taiwan, okay, ganito na lang, Tagalog. Ang Taiwan ay bibili ng 400 US anti-ship missile para po harapin ang mga pagbabanta o banta ng China. Okay. Ito na, guys. Ito yung na-discovery natin. Kasi nga po, nagiging usap-usapan itong strategiya ngayon ng Amerika. Okay? Dahil wala na po, pabagsak po ng pabagsak yung ekonomiya nila eh. Kahit i-research nyo, $31 trillion ang kanilang utang ngayon. Yun na daw po yung pinakasukdulan na utang ng Amerika. Imagine ninyo, kwentahin nyo na lang. $31 trillion. Kung gaano kalaki yun. Pambihira, gabundok na utang yun. Tapos maliban dyan, dalawang bangko, major banks ng Amerika ang bumagsak. Neto lang mga sangkay, nakaraang mga buwan lang. Naging headline yun. At ayon nga po sa balita, sa mga pangyayari ito, ang Amerika po ngayon ay maaapektuhan po, lalong-lalo na po yung mga pananarabahuan ng kanilang mga kababayan. So ito po ang kanilang strategiya na na-discovery po natin mga sangkay. Ito po, pinag-uusapan na po ito. Sabi pa nga, kapag may gera, buhay na buhay ang Amerika. Akala po natin nakahaka lang yun mga sangkay. Ito po, ebidensya. Ang Taiwan umano ay bibili ng 400 US anti-ship missiles. Para ano? Para harapin ang China. Oh, ito, basahin po natin. Taiwan will buy as many as 400 US land launch harpoon missiles in the face of rising threat from China. Ayon po ito sa report nitong Lunes. So ito pa.
The Pentagon announced, ito in-announce na po ng Pentagon, a $1.17 billion Grabe, no? Contract for 400 of the anti-ship missiles on April 7 without naming the buyer. So, mga sangkay, kapag may gera, buhay ang Amerika. Yun po ang pinag-uusapan ng marami sa mga expert, no? At ngayon, hindi na po nakapagtataka kung bakit inudyokan po nila yung Ukraine na makipagdigma laban po sa Amerika at ang iba pang mga bansa. Like ano? South Korea, Japan. Diba? Kasi ang Amerika, mga sangkay, isa sa may pinakamalaking produkto ng mga armas na binebenta. So kung magkakaroon ng kapayapaan ng buong mundo, lalong mababaon sa utang ang Amerika. Kaya naman mga sangkay, dito po sila kumakapit. Ito. Anyway, balikan po natin yan mga sangkay. Dito po muna tayo sa good news. May good news po ako sa inyo. Yung mga nagpapadala po ng pera mula po sa abroad, papunta po dito sa ating bansa, kagaya po ng mga bansang ito mga sangkay: Belgium, Canada, France, Ireland, Italy, Spain, United Kingdom, United States. Ito po, may good news po ako sa inyo. Pwede na po kayong magpadala ng libre. Diba, madalas nagpapadala kayo ng may bayad papunta sa ating bansa. Libre na po ito. Sa mga bansang nabanggit ko, pwede nyo pong gamitin. I-download nyo lamang po itong SendWave. Ayan po, nakalagay, send money to the Philippines with no fees. Wala pong babayaran. Anong gagawin? I-download lamang ang app na ito, mga sangkay. At gamitin po ang solid sangkay na promo code. Ayan po, nakalagay naman po dyan. 100% secure, zero sending fees, excellent rates. Ayan, nakalagay po dyan, mga sangkay. So, paano nga ba gamitin ito? Alam nyo, libre ha. Ulitin ko, baka mali kayo ng pandinig. Libre po ang magpadala sa SendWave. Kaya nga mga sangkay, marami pong nagkaka-interest dito eh. Saan ka pa nakakita na nang ikaw ang nagpadala, libre pa? Diba? Libre ang pagpapadala mo ng pera, papunta pa sa Pilipinas. Diyos me, ayan po. Ito yung limang steps kung paano po gamitin itong SendWave. Basahin nyo na lamang po mga sangkay. Tapos, gamitin nyo lamang po ang promo code na Solid Sangkay. Pag nagpapadala na po kayo, tapos pwede kayo magpadala sa GCash, mga banks like Metro Banks at marami pa pong iba, or cash pickup like M. Lulier, Cebuana, Palawan at marami pa pong iba. So SendWave, libre. Yan po yung good news ko po sa inyo ngayon, mga sangkay. So ito, balik po tayo sa ating pinag-uusapan. Ayan po, nakalagay po ha. Diyos mo, ang laking pera na ito. The Pentagon announced a $1.17 billion contract for 400 of the anti-ship missiles on April 7 without naming the buyer. Alam nyo, mga sangkay, pero tingnan nyo to ha. Nagaano rin. Nagbibigay din po ang Amerika. Meron po silang mga donation ng mga, let's say, mga weapon na mayroon po sila para sa mga kaalyado nilang bansa. Lalong-lalo na po yung mga nagugulo na pong bansa, magdo-donate po yan sila. Pero yung balik din po sa kanila, matindi. Diyos mio, yung balik magbe-vent, syempre kakailanganin na ng pandigma. Nagbigay na po sila ng libre. Ngayon, yung Taiwan, bibili na. Isipin nyo to, $1.17 billion po yan. Saying, production was expected to be completed by March 2029. Ayan po ito sa balita. Ito, the Pentagon, ang Pentagon naman noon nag-decline to comment, na mag-commento directly to the deal, but said, so hindi po sila, nag-decline po sila na mag-commento direkta patungkol po sa deal na ito. The United States makes available to Taiwan defense articles and services necessary to enable it to maintain a sufficient ano? Ewan, pag deep nyo pa ito na gets. Sufficient self
defense capability. Guys, hindi po ito ano, hindi po ito hakahaka lamang na ginagawa ngayon ng Amerika. Ginagawa po nilang negosyo itong mga digmaan. E buti sana kung yung digmaan, dadalhin po nila sa mismong bansa nila. E ang problema mga sangkay, gagamitin lamang po nila yung mga bansa like Taiwan. Hindi na po natin isali ang Pilipinas since hindi naman po nag-declare ng pakikipaglaban ang gobyerno natin sa China. So Taiwan na lang muna at saka kasama yung Ukraine at marami pa pong bansa na nawasak dahil po sa Amerika. So ngayon ang nangyayari sa present time, Taiwan po talagang umaharap sa isang malaking problema. Dahil sa ano? Dahil sa Amerika. Nasa likod nila ang Amerika eh. So, ayan po oh, sufficient self-defense capability. Kumbaga available daw, sabi ng Pentagon, talagang ano sila, all out silang tutulong sa sufficient self-defense capability ng Taiwan. Kaya nga lang mga sangkay, bibili ang Taiwan sa kanila. Nag-donate. Magdo-donate ng kaunti, pero bibili na kayo ng pangmaramihan, panggulo. Pag magulo na eh, kailangan na po nila ng suporta dyan ng mga pandigma eh. Just me, Marimar. In 2020, Taiwan said that it planned to buy land-based Boeing made Harpoon anti-ship missiles as a part of its military modernization efforts. So, mga sangkay, sa madaling sabi, ito ha, nag-decline nga po ang Pentagon na mag-comment tungkol po dyan sa deal. Pero matik, tayo mga nakakaintindi, nage-gets po natin ngayong Amerika, ginagawa pong pang-negosyo itong mga nagugulo nilang bansa, itong digmaan. Kaya nga sabi ko mga sangkay, sabi rin po ng iba, ang US ngayon eh desperado na. Tila gusto na po nila magkaroon ng World War 3. Para ano? Kumita pagdating po sa mga armas. O yan mga sangkay. Pero ano pong inyong komento? Kayo naman ang tatanungin ko. Kayo ba ay nakikita nyo ba ngayon mga sangkay yung ginagawa ng Amerika? Na ginagawa po nilang negosyo itong mga digmaan, i-comment nyo po sa ibaba, mga sangkay. Kasi wala po silang, ito ha, ang pansinin nyo ngayon sa Amerika, never po sila gumawa ng statement na sasabihin nila ayusin, magkaroon ng pag-uusap ang China at Taiwan. Wala pong ganun. Including Ukraine and Russia, wala pong ganun, mga sangkay. Bakit? Gusto nila ng digmaan. Bakit? Pag may digmaan, may kita ang mga puti. Tingin nyo, tama ba tayo? Mga sangkay, i-comment nyo po sa ibaba. So ngayon, iniimbitahan ko po kayo to please subscribe my YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Dito po ako nag-upload ng mga makabuluhan nating content. Siyempre, malalalim po yung pinag-uusapan natin dito dahil patungkol po sa end times, patungkol po sa Biblia, yung mga naihula po sa salita ng Diyos na nangyayari na po sa panahon natin ngayon, kagaya po ng mga digmaan. Ako, marami po tayong pinag-uusapan dito. Kaya naman, marami ng solid sangkay ang narito. Ikaw na lang siguro ang wala pa. Kaya naman, hanapin mo na ito kaagad, Sangkay Revelation. At kapag nakita mo na, pindutin ang subscribe, pindutin ang bell, pindutin nyo po yung all. Nag-gets nyo ba? Tatlo lamang po yun. Subscribe, click the bell, click all. Okay? So ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone. Sangkay Revelation. Huwag niyo pong kalilimutan.